Good day, everyone. Samahan niyo ako, mag-iikot tayo ng itlog ng dito sa mga incubator ko. Ito kasi yung incubator ko ay mga ano to, manual, kaya kailangan natin ikutin. Kaya pakita ko sa inyo kung paano ako mag-ikot ng mga egg. Ito, ginagawa ko ito sa isang araw, at least isang beses. Yung iba, sa isang araw, dalawang beses, tatlong beses, sa umaga, isa sa hapon, tsaka sa gabi. Iba naman, dalawang beses. So ako, ang ginagawa ko ganito lang. So ngayon nakikita nyo, umaandar siya, di ba? Ang ginagawa ko ay pinapatay ko muna. Iupo na natin tong incubator. Ayan, inop ko kasi pag binuksan natin ito, hindi yan mag-i-stop siya, pero baka tumaas ang temperature eh. Kaya doon tayo sa safety. So ngayon, kung makikita nyo, mayroon itlog ng pabo. Ito naman, itlog ng heritage chicken. Ayan. Ganyan lang pag-ikot. Dapat mabilis. Yung init sa loob hindi mawala. Yan lang, huwag nyo lang iangat, ikutin nyo lang. Yan. Parang ano lang ba, parang ginalaw nyo lang yung itlog talaga, konting ikot. Ayan. Ito ang incubator ko, walang painga. Kaya kung mapapansin nyo, madumi. Ayan, naikot ko na halos lahat. Ayan. O, ganyan lang. Tapos, takpan natin ulit. Ganito pag manual, pero kung automatic sana, kahit hindi na tayo mag-ikot. Yan. Sabay, isaksak ulit natin. Ayun. Manda na siya. Ulit. Itlog ng pabo. Tapos, mix na ano yan. Rhode Island, Black Astrolope, Light Sussex, tsaka yung Kabir na breed. Yan, cross na sila. Pero meron din dyan ano, mga pure. Kasi doon sa mga breeders ko, may mga nakabukod like Rhode Island, nakabukod yun. Sana may mga Rhode Island dyan na itlog. Yung tao kasi ang nag-harvest nito, hindi ako. Tingnan natin dito sa ating maiwagang thermometer kung ilan na ang temperature. Ayan guys, dito ako nagbabase lagi. 36.7 na doon. 36.4. Hindi kasi ito accurate na thermostat. Ayan, tingnan nyo dito. Magkaiba din. 36.8. Tapos 54% ang humidity. Hindi ako nagbabase dyan. Hindi ko ito sinusunod ng temperature nito. Ang sinusunod ko yung dito sa thermometer na to. Kasi
tested ko na ito eh. Alam ko na kung anong dapat kong gawin dito sa incubator ko na to. So ngayon is 37.6 na siya oh. Mamaya i-stop na yan ng mga 38. O dito 37.3. Isang ilaw lang yan oh. 25 watts. Ang ilaw na yan is incandescent bulb. 25 watts. Ayan, 37.9 na. Hindi pa umisap ng 38.0. Ayan na. Mag-off na yan, 37.9. Bawa na matay na. So, naglalaro lang siya sa 38.1. It's not bad. Okay lang yan. So, dito naman tayo sa kabila. Ito, manual din to. Manual din ito, pero magkaiba sila ng, ano, ng thermostat. Ito, STC-1000. Ito naman is XHW-3001. So, ito yung itlog. Ng itlog. Ito, madali lang din to kasi ilang piraso lang ito eh. So, ganyan-ganyan lang. Hindi ko na pinatay kasi konti man lang ito. Madali lang ikutin. Yan. Ito tayo. Ginagawa ko ito minsan lang. Pag naisipan. Pero yung iba, 3 times. Ito ang laking itlog nito. So, ganyan lang. Ito may tubig para sa humidity. So, balik natin. Yeah. Ganyan lang, kasimple. Ito, nakaset ito ng 38 degrees. Mag-on ng 37.2, mag-off ng 38.0. So, ayan, nakapag-ikot na tayo ng itlog. Punta naman tayo dun sa aking mga day old na sisiw. Tara, samahan nyo. Silipin natin. O nga pala, may pahabol akong dapat sabihin. Pala, kalimutan ko. Bakit nga ba kailangan ikutin ang itlog dito sa manual DIY incubator? Bakit nga ba kailangan ikutin? Okay, ito sa sarili kong explanation lang ito ah. Pero kasi yung iba maraming dahilan kung bakit iniikot namin ang itlog. So sa akin, yung sisiw dun sa ano, sa loob ng itlog ay makaikot at hindi magdikit. Kasi kung hahayaan mo na di mo siya ikutin, lalo na pag manual yung incubator mo, baka kasi pag sa hatching time, minsan may nangyayaring ganun, yung pagpisa ng
itlog, may mga abnormal na mga tawag dito, abnormal na mga sisiw. Meron yung mga parang pipiang likod. Minsan naman ang paa, parang yung hindi tawag ito, parang pilay, ganyan. Maraming pwedeng mangyari kung hindi mo iikuti ng itlog. Pwede rin hindi tawag ito, hindi makalabas sa shell niya pag malapit ng mapisa. Kaya yun ang sa akin lang, ha, yun ang mga dahilan kung bakit ko ginagawa yung pag-iikot ng itlog. Kasi dati na-experience ko, meron akong sisiw na napapisa. Ang nangyari ay yung paa niya, ano, yung piyang. Yung ibig sabihin, hindi pantay siya maglakad. Yung isa okay, yung isa hindi. Kaya yun, kaya dapat importante po yung pag-iikot ng ano, ng itlog sa mga manual na incubator. Ayun, yun lang pinahabol ko na ano, na importante sa pag-ikot ng itlog. Yun po ang dahilan. 2,000 years later. So dito na tayo sa brooder. Yan. Dito lang to sa tabi ng bahay namin. Kasi paglabas ng nabasa sa pinto, nakadang dito, ayan, dito na sila. So ito, dalawang kwarto ito. Inati ko. Yan. Tingnan natin sa loob, ha. Kung nakikita nyo, sarado-sarado kasi masama panahon ngayon. Puro safety ba? Medyo nag-aambon. So, ayan na sila, oh. Ayan. Ano sila? 15 pieces. Yan ang heritage chick old. Day old pa lang sila. Cross na ito. Crossbreed na sila. So, nakikita nyo ngayon, meron tayong, ang setup ko ay naka-risal sila. Yan. Kinaganda ng risal kasi, una, hindi siya maduming tingnan. Tapos yung ipot, mabilis matuyo. Kasi siyempre, didikit yun sa ipa. Ayan. Tsaka hindi siya yung ano, yung maamoy. Tapos hindi siya yung may mga langaw. Ayan. Bali, ginagawa ko dito sa 1 week, minsan 2 beses ako nagpapalit, minsan 1 beses kapag hindi pag busy, yan, minsan lang. Tapos itong ilaw ko ay 25 watts. Yan yung incandescent bulb. Ang patuka ako dito, ano, yung Thunderbird, yung chick booster, yung nasa pack, yung 1 kilo naman. Yan, kasi day old pa lang sila, eh. Yan ang ginagamit ko. Hindi nang sa inumin naman, ang inahalo ko yung ano, King Vita Plus. Yan. Yan ang vitamins na binibigay ko sa kanila. Tested ko na rin niya. Yan ang ginagamit ko nung mga nakaraang ano ko. Mga una kong sisiw na pinalaki. Ito, 15 piraso.
Meron pa akong mga sisiw do na pero nandun sa kabilang area. Medyo ano na sila ba? Medyo malaki-laki na. I-update ko rin kayo doon next time. So ayan guys. Ito lang i-share ko sa inyo yung mga alaga ko. You know, malulusog. The old chick, heritage chicken, cross na ito. Yeah. So, ayan mo nang update ko guys. Sana okay ang video ko sa inyo. Sana may napupulot kayong idea. Sana makatulong. See you sa next na video guys. Bye-bye.